Turn away my reproach which I fear, for thy judgments are good. Behold, I have longed after thy precepts, quicken me in thy righteousness. Let thy mercies come also unto me, O Lord, even thy salvation according to thy word. So shall I have wherewith to answer him that reproacheth me, for I trust in thy word. And I not the word of truth after thee out of my mouth, for I have hope in thy judgment. So shall I keep my law continually forever and ever. And I will walk at liberty, for I seek thy precepts. I will speak of thy testimonies also before kings, and will not be ashamed. And I will delight myself in thy commandments, which I have loved. Sabay-sabay. My hands also will I lift up unto thy commandments, which I have loved, and I will meditate in thy statutes. Let's pray, Lord. Salamat sa magsalita ng Panginoon. Mahal namin yung salita, Panginoon, dahil ito po'y nagturo sa amin, kaligtasan din. And then, after that, napakaraming bagay pa kung paano pagpalain, paano kayo masiyahan sa amin, at napakaraming bagay. So, pray. Simula namin yung series na to, Lord, na matapos din po namin. At maraming salamat sa aming anniversary last week. Hanggang ngayon pa, i-pray na mapatuloy yung church na to, Lord. Committed, Panginoon, sa inyong salita. Pagtupad nito, Lord, at aralin at i-spread, Panginoon. So, kailangan po malalati. In Jesus' name, pray. Amen. Amen. Okay, naisip ko lang. Gawin natin yung series to. Tapusin natin yung 119. Amen. Pero hindi, ano. So, lagpas-lagpas na natin. Parang ibang series natin. Okay? Maganda kasi. Wala kang kabigitulak eh. Di ba? Kanina, last week. So, ganun ang gawin natin. Pag hindi ako nakapag-prepare, ito na lang. Okay, so this time, sabi dyan, teach me, O Lord, the way of thy statutes, tama ba? And I shall keep it unto the end. So, parang inulit lang yung kanina, pero ngayon, ano daw? Lord, turuan mo ako the way of thy statutes. So, kanina pa paulit-ulit yung the way, no? So, again, yung statute is ano lang. Kung ano yung salita ng Diyos, batas ng Diyos. But especially, batas ang statute, no? At pag tinuro mo sa akin yan, Lord, anong gagawin niya? And I shall keep it to the end. So, may mga mga bagay po na pag nalalaman natin, intindihan natin, sabi, oh, gawin mo yan. Necessarily ba, minsan ginagawa natin, minsan hindi. Pero minsan naman ginagawa natin. Pero bandang uli, ano na, hindi natin gagawin. Actually, pag binasa mo yung Bible sa haba ng Pentateuch nga, sinunod ba nila lahat yun? Hindi nga. Actually, dun sa binasa natin kanina, kay Nehemiah, kahit ka sa panahon ni Hezekiah, ni Josiah, nasabihin nila doon, oh, gawin na natin ito kasi matagal natin dito ginagawa. Hindi naman nila na-practice. No? So, ganun din tayo minsan. Ano bang nakakaligtaan natin? Ganun din ba? So, sana wala hanggat maaari. Pero minsan kasi, nag-prioritize tayo. No? So, minsan nga, kahit soul winning, pinagpapaliban natin. Mira naman. Ayan, visitation. Kailangan din yan eh. So, pero kakaroon tayo dyan ng time. So, ngayon, yung mga utos ng Diyos, for example, yung mga mahirap. Pag may naintindihan ka ng konti doon, pero hindi lahat, hindi lubusan, gaganahan ka bang ituro yung, for example, sa iba o i-apply? Siyempre, hindi, di ba? Kaya nga, advantage natin, hanggat maaari, alamin natin lahat. So, sa isang church na ganito naman, siyempre, di mo naman alam lahat. At di mo rin kailangan alam lahat. Lagi. At lahat tayo. Kaya ang ano dyan, si pastor dapat. Hanggat maaari, alam niya lahat. So, at least alam niya yung ano, overview, yung pinaka-aral, para pwede niya ituro. Pag hindi mo alam, ngayon na-observe natin yung iba, sa end times, ayaw nilang pag-usapan. Calvinist, ayaw nilang pag-usapan. Ano ba? Ano yung iniwasan? Iba yung... Ha?
yung mga end times na magkita kanina, di ba? Reprobate doctrine, iniiwasan. Zionism, iniiwasan. Ano pa? Yung ibang pera, yun ang gusto pag-usapan. Pero ibang bagay sa pera, ayaw. Katulad ng usury. Nabanggit kanina sa Nehemiah yung usury, di ba? Galit na galit si Nehemiah, di ba? Pero biwa kayo! Ang layo ng pinanggalingan ko. Wala nang pakialam dapat sa inyo. Tapos sinakripisyo ko lahat. Tapos kayo, uy, utang ko, bayaran mo na. Malaman ni Nehemiah, wala nga ito. Kaya nga ako dito para mag-maayos tayo. Tapos yung ibang tao talagang nanggigipit pa. So, magandang usapan din yan. Kasi, pero iniwasan. Ba't iniwasan? Hindi niya naintindihan. Kaya tayo, ayun. So, ano pa yung iniwasan? Ba't may parang isip eh. Kunwari, yung, depende nga kung anong mixture minsan ng congregation ko namin, mga divorce-divorce, sabagay, wala tayong gano'n, no? Iwasan natin yung usapan niyang divorce kasi meron tayong divorce dito eh. Mga ganon. Ano pa? Mga live-in. Mga ganon. Ano pa? Nabanggit na yung bakla, di ba? So, kaya sabi dito, teach me, O Lord, the way of thy statutes. Again, hindi lang yung batas. Pati kung paano yung batas ay sinusunod, paano ina-apply. Yan. Pag alam mo daw yon, anong gagawin niya, pwede kong gawin talaga yon unto the end. Ibig sabihin, alam ko yan eh. Tinuro sa akin ng Panginoon yan. Okay? Gagawin natin yan. Amen? Kaya kong gawin yan. So, ganun po yan. Kaya, pag ito, sa soul winning na lang, ito, inakita ko sa iba. Kaya, yung iba ay, minsan meron, minsan wala. Ano? Kasi meron talagang conflict eh. Pag ikaw yung repent of your sins na gospel, mahihirapan ka eh. Kasi paano may repent? Imagine mo, kunwari, i-approach mo yung tao. Dapat pagsisihan ito lahat ng kasalanan niya. Ganun ang iniisip mo pa. Una, paano mo gagawa yun? Ikaw kakabahan ka na, una. Pangalawa, hindi mo alam kung anong kasalanan niya na dapat niya mag-isiyan. Pangatlo, anong gagawin sa akin ito? Pag tatanggapin niya ba yun? Eh, kakabahan ka yun. Tsaka, again, di mabuting balita yun. So, kung minsan may gana kang mag-soul winning, minsan wala kasi maiisip mo yun, di ba? So, kasi nga, hindi niya natutunan. May aning 90% correct ka, kaso may 10% na parang may nag-aano sa'yo. Magpa-pump sa utak mo, saka sa puso mo na parang ayoko nito. Ganyan po yun. Ano pa? Yan yung mga contemporary issue kasi. So, yun lang yan. Kung meron ka, pag may nakita kayo anything sa Bible na dapat natin ginagawa, kayo ba may naisip ba kayong dapat natin ginagawa sa Bible na hindi natin ginagawa? Sabihin nyo lang sa akin kung sakaling meron. Ano de? Yung mga widow. Ano de? Binibisita, tinutulungan. Okay. May widow ba tayo? Ah, oo nga, hindi nga, ano. Hindi natin ginagawa kasi wala tayong widow. Ayan, yung orphan. Meron ba tayong orphan? Iba, ibang tao. Okay, magandang topic na isip mo. Tsaka pati yung mga nakakulong, di ba? So, yun ang tanong doon. Lahat ba? Actually, ang ano ko doon is, ang pagkakaintindi ko doon, mga member yun. Yun yun. So, di ako naniniwala na, okay, kailangan lahat ng kulungan sa buong mundo. Hindi, ayun nga lang ganun. Okay. Anyway, pag may isip ko yan, sabihin sa akin, ha? So, kaya, yan. So, pag hindi mo naintindihan yun, kailangan ba natin mag-street preaching?
Nasa Bible ba yung street preaching? Meron. Meron, pero hindi yung katulad na ginagawa nila, yung inaasar natin. Wala naman nakikinig, yung preach. Hindi tama yan. So yan, so anytime na, again, kung may makita sa atin, sabihin sa akin. So yun ang prinsipyo dyan, kailangan malaman mo para gawin mo. Ganun lang yung asimple. Okay? So, especially sa mga bata, applicable talaga ito. So, yung soul winning, di ang ganun kadali. So, hindi natin na-expect lahat ay magaling agad at sumama agad at excited kung hindi niya pa nga nalaman yung mga dati niya malaman. Amen? So, ngayon, kung nakikita niyo naman, soul winning yung ano, ay sila ba, nag-soul winning, you know, as di mo alam, ay alamin mo. Okay? Kaya nga ito yung dapat mong panalangin. Teach me, O Lord, the way of the statutes. Amen? Amen. Next, give me understanding and I shall keep thy law. Pareho, no? And I shall observe it with my whole heart. So, follow up lang to sa kanina. Bukod sa gagawin mo yon ng buong puso. Kasi alam mo eh, hindi ikaw yung half-hearted, hindi ikaw yung deep inside sa giving. For example, sa giving, di ba? Eh, matindi yan eh. Hindi madali yan. So, pag meron kong bagay na hindi naintindihan dyan, ba't ko ba gawin to? Eh, mayaman ni si pastor. Parang gano'n eh. O kaya, iba-iba ng isip dyan sa pera. Kasi nga, pera yan eh. Iba isipin. Na baka naman pwede namang ano, hindi ko may humihingi ng tulong sa akin. Yung tithes ko, ibigay ko muna dito. O, sige. No? Binigay ko na dito. Hindi na akong ka-tithes ngayon. Tama ba yun? Eh, wala na eh. Binibigay ko na dito. Paano yan? Sino unahin ko? Ito may pangangailangan. O yung church. Sino unahin mo? Diba? Eh, sabi ko sa inyo eh. So, kasi nga, may mga bagay na hindi mo naiintindihan. Pag hindi mo naiintindihan lubos, half-hearted ka. Okay? Sagutin ko lang yung sagot. Ay, sagutin yung tanong. Ang mabilis. Ano unahin mo? Siyempre ang Panginoon lagi, ay, pastor, kailangan na to eh. Maniwala ka sa akin, marami na kailangan pa dyan na iba. At kung dapat mong unahin yan, at ganito pala, ibig sabihin mo, kung may lumapit sa'yo, at yung iba, nahihiya din lumapit, so unahin ko to kasi ito'y lumapit. Tama ba yun? Nakita niyo yun? So, kaya pag pinufulfill mo, pagdating sa pera, mas unahin mo yung Panginoon. Prinsipyo yun. Ngayon, kung may nahihirapan talaga, ano, proper channel siya. Lumapit siya. Tapos makikita yan eh. Kaya, at least, pag dumaan yan sa proper channel, ibig sabihin, maano mo, hindi ibig sabihin, ito yung unang lumapit, ito yung unang makakatanggap ng tulong. Eh, yung iba nahihiya lang. Iba, may pangailangan din. Pero, nagsisipag siya. Kaya, yun naman dapat eh. Tama ba? Kailangan niya rin talaga, pero nag-isipag siya dahil yun naman talaga dapat. So, yung sabihin, dapat tulungan mo yung, ano, yung lumapit. Ganun ba yun? Yan. So, sana naintindihan niyo yun, ha? So, perfect example. Kasi, hindi mo rin i-observe yun kung nag-aagam-agam ka. Kasi parang, So, ganun. So, anyway, follow up lang yun sa kanina. So, teach me, tapos dito naman, give the understanding para magawa ko yung dapat kong gawin. Next, make me to go in the path of thy commandments, for therein do I delight. So, medyo may pareho kanina, di ba? Make me to go the path of thy commandments. Kanina, meron na ito. I will run the way of thy commandments naman. So, pero ito maganda. For therein do I delight. Ibig sabihin ito, lahat ba ng ginagawa mo, gusto mo? Marami tayong ginagawa na hindi natin gusto, pero kailangan natin gawin. Okay lang din yun. Pero maganda, example naman, for example, yung soul winning. Lagi mo bang gusto mag-soul winning? Sinong gusto lagi mag-soul winning? Si Peter. Pass kayo ng pass eh. Maganda naman yun kung gusto nyo. Pero, may mga time ako nga, ayoko minsan eh. Kasi una, nakakatamad minsan, tatagal.
may mga ma-experience kang ano, mahirap yan eh. So, minsan, di mo kaya ano yung gustong gawin, kailangan mong gawin yung gawin mo. Pero, minsan naman, gusto mong gawin, hindi mo magawa. Diba? So, ang sinasabi niya kasi dito, Lord, gawin mo akong yes, make me to go the path of the commandment. So, may inutos ang Diyos, Lord, gusto mo, gawin mo akong magawa. Ayan, parang ganun. So, ibig sabihin, alisin mo yung mga balakid. Ayan. Kasi yun ang gusto ko. By the way, yun ang maganda. Tama yung gawain, yun ang gusto mo. Ba't mo ginagawa yan? Kasi kailangan eh. Ba't mo ginagawa yan? Kasi sabi sa akin, pag hindi raw, parusa ako eh. Reality yun, nangyayari yun. Pero ito yung maganda. Ito yung, kumbaga, ito yung panalangin natin na sa ginagawa natin. Gawin natin yung dapat natin gawin dahil kalooban ng Diyos at gusto natin. Eh, hindi ko nga gusto, Pastor, eh. Yun nga ang panalangin mo. Gustuhin mo. Ano ba tama? Yun. O, sige po. Kaso hindi ko gusto eh. Gustuhin mo. Panalangin mo na magustuhan mo rin yun. Entendido ba? Eh, hindi ko nga gusto eh. Nagbabago ang puso ng tao, niwala ka. Patulad yung soul winning. Yung tamad ka dati, hindi mo na-appreciate yan. Tapos later, natuturo ka yan. Naman nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Eh ngayon, naaintindihan mo, maganda pala yun. Matututo ka pa. May rewards ka pa. Masaya ang Diyos. At masaya ka rin. Ah, gusto ko na yan. O, kita nyo na. Nagbabago ang tao. Kaya, yun ang ating panalangin. Yung mga tamang gawain, yun ang gustuhin natin. At pag gusto mo na, eh, wala nang pipili sa'yo. Amen? Hindi na ikaw yung soul winning tayo. Sige. Mag-isip ng matagal. Yun. 36. Incline mine heart unto thy testimonies and not to covetousness. Okay. Ano, incline? Parang kumikiling. So, parang ganun ka rin. Gusto ko ba? Hindi. So, pwedeng testimonies dito. Bible. Diba? Anong gusto kong kwento ngayon? Anong gusto kong basahin ngayon? Anong bagong pelikula ngayon? Dami. Hindi na uubos yung mga yan, no? Isang, ulit-ulit lang, eh. Nag-iiba-iba lang yung kwento. Eh, ngayon, umiikot lang naman yung sa violence, lust, saka power. Ganyan lang yun. Lahat na sila, super power. Kasi siya, ang ganda rin panoorin doon yung ano eh. Yung mga behind the scenes. Kaya inaaral eh. Hindi ka nabibilib eh. Maaawa ka doon sa artista. Kasi ganyan-ganyan yun. Pero kinukuhaan siya, wala naman talaga nangyayari. Oh, green screen lang. Kasi edit na lang ni ano yun. Kasi nung editor doon. One tanga eh, no? Oo, tsaka ututo. So, kaya mas maganda ngayon yung Bible. O yun, basahin mo, totoo yun eh. Wala magdi-dispute, no? Kung meron man, siya lang yung ano. Kaya katawa na naman sa meme, sabi niya, yung iba daw nanloloko sa atin. Naniniwala ka si Jonah, nilunan ng balyena. Ikaw, ano pinapanood mo ba? Ayun, si Iron Man. Eh, magaling si Iron. Effects lang yun eh. Yun ang ano, yun ang fairy tale. Eh, magaling si Captain America. Ay, si Thor pala yun. No? Ikaw ang isip bada eh. So, incline my ear, heart to my test. Ngayon, itong mga bata kasi bata eh. Kaya tinutulungan din ang salita ng Diyos. So, hindi mo siya pinipilit. Tatawa-tawa ka lang. Bibilan mo pa ng laman. Ano man yan. Diba? Pero, ito yung tinuturo mo sa akin. Sinusanay mo siya. Tulad niya, salamat. Nagmahal yung mga bata, no? Memory verse. Saka yan, yung kanta nyo. Ito, kabisado na nila. Ako nga, hindi ko na nakabisado eh. Ano, nakakatuwa yung mga bata. So, incline mind heart kasi alam niya eh. Ito yung maganda. Lord, pwede ba dyan mo ako? Kung sakaling na ako dito,
nahahatang ako dito sa kalokohan. Pwede ba, Lord, tulungan mo ako dito? Dito ako lumapit. Amen? And not the covetousness. So, yun ang covetousness. Pwedeng pasok natin yung kanina, yung giving, di ba? So, yan, totoo lang, yung tithes. Okay. Ay, parang... Lord, yung aking puso nasa ano? Nasa ibang bagay, covetousness. Sayang naman yan. Okay, so anyway, turn away mine eyes from beholding vanity and quicken thou me in thy way. So in thy way na naman. Focus sa way ng Panginoon. Sabihin, ano ba yung vanity, mga walang kwenta-kwentang bagay? So, meron bang ganun? Actually, nine-develop ko yung sermon. Di ko palang natapos. Pero nandun na yung aking, nasa listahan ko yan, yung fascination na ng tao sa nonsense. Kasi gumagastos siya sa mga walang kabagay-bagay. So, kasi sa ang panalangin dito, oh, ganun tingnan niya mga yun, walang kwenta eh. Doon na lang ako, ano, mabuhay doon sa mga pangano mo, mga kaparaanan mo. Amen? Yung walang kabagay-bagay. Amen, mga bata? Eh, basta yung masaya eh. Hindi, sasaya ka nga dito sa ano. Mas masaya to pag natuto ka ng salita ng Diyos. Kasi forever to eh. Hindi ito yung tipong mga masaya ka lang. Anong bagong games? Ah, masaya ka ngayon. Pag nalaos na, alam na, kukwento mo na lang yun. Alam mo ba yung ganyan? Ano yung, isang panahon namin dati, ilan lang yung nilalaw. Isang panahon ngayon, hindi mo na alam eh. Kanya-kanya na yung mga bata kasi sa Google Play pa lang, dami ng games. Okay. Establish thy word unto thy servant who is devoted to thy hands. So, di tayo. Anong sabihin ng establish? Ano? Ha? Establish. Itatag. Parang ganun. Gawin kang matatag dyan. Kaya pag yung establishment, parang business na, hindi lahat ng business tumatagal. Okay? Pero pag naka-establish na yan, andyan na yan. Ano pa? Ay, yung poste, for example. In-establish yan. So, sinasabi doon, establish thy word unto thy servant. So, pag establish na yung salita ng Diyos sa'yo, ano yung sabihin nun? Ibig sabihin, hindi ka naalis doon. Okay? Alam mo na yon. Yung mga prinsipyo na yon, alam mo na. Hindi yung, bandang kasi may mga tanong na gano'n. Eh, paano basta pag dati naniniwala siya kay Jesus, ngayon hindi na. Yung mga ganun tanong eh. Magandang tanong din yun kasi nga sa babaw ng Christianity ng karamihan ngayon, magtatanga, eh paano nga yun? Ligtas pa ba yun? Eh kasi ang aligtasan by faith. Eh ngayon, hindi na raw siya naniniwala. Eh, naligtas ba siya dati? At kung hindi siya kung naligtas siya dati, hindi na siya naniniwala ngayon, eh ligtas pa rin ba siya? Eh, hindi siya naniniwala eh. Magandang tanong din yun eh. Pero sa kanya yun? Basta sagot lang doon, hindi pwede yun. Ang paniniwala, pwedeng nakalimutan mo, pero kung naniniwala ka, ligtas ka na, anak ka na ng Diyos. Pero pwede, kung nakakalimutan mo yun, kailangan palalahanan. Kung hindi na palalahanan, well, ano, so, sayang rewards. Pero ligtas yun. Natin balikan later yun. So, kaya ang sabi to, establish thy word unto thy servant. Yun din ang panalangin niyo dapat sa sarili niyo. Kasi sabi yun, si pastor kahit anong balik ta rin yung ano, ba't alam niya yun? Kasi na-establish na sa akin yan eh. Hindi dating ganun, ha? Obviously, nung bata-bata ako sa inyo, pag tinanong mo siguro ng pinaikot-ikot mo ako, iikot din utak ko. Pero pag na-establish na, wala na. Yan na maganda, no? Kaya ba, pansinin niyo isang ano dito, who is devoted to thy fear? So may clue sa atin. Sino na-establish sa salita ng Diyos? Hindi lahat. Katulad ng nabanggit ko kanina, nanampalataya ngayon, tumanggap ngayon, bukas, nagpabaya, and then year after years, wala na. Bakit? Kasi wala siyang takot. Kung meron man, alam mo na, hindi sapat. Hindi siya nag-church.
Kumutahan, niligtas siya ng Diyos. Uy, salamat. Di, saya niya, di ba? Sige, siguro dapat mag-church ako. Hindi, ala. O, ano mangyayari? So, hindi ka ma-establish. Mahina ka. Amen? Amen. So, again, dagdag natin sa panalangin niya. So, sa palagay ko dito sa inyo, siguro, nasa ano na eh. Marami na rin. Lalo yung mga active, obviously, established na yan. Amen? Hindi rin natin alam minsan. Kasi baka iba, kasi anak ni ganyan. Kaya dito. Okay? Pero, pag na-establish ka, kahit yung buong pamilya mo umalis, establish ka eh. Aalis ka ba? So, yun ang panalangin natin. Dapat may takot ka. May takot kang madisplease ang Diyos. Amen? Alam niyo yung madisplease? Magalit ang Diyos. Next. Tapusin natin hanggang dito kasi dito yung team natin. Oh. Turn away my reproach which I fear for thy judgments are good. Medyo, ano, madali lang. So, ayaw mo siyempre nung ma-reproach, parang reproach, parang pahiya, parang ganun-ganun. So, gusto mo lang, hindi ka mapahiya, at siyempre gusto mo yung mga bagay na patungkol sa Diyos, especially yung judgment niya, kasi maganda yun. Parang kanina, okay na yun. Takin natin kanina yun. Behold, I have long after thy precept, weaken me in thy righteousness. Yun lang yun. Kung gusto niya lang, pag long after, ganun din yun, parang gusto ko yun. Gustong-gusto ko yun. Yan. Next, let thy mercies come also unto me, O Lord, even thy salvation according to thy word. So, medyo may nod sa kaligtasan, no? Ibig sabihin, kasi magkakasama po yan, eh, mercy. Ibig sabihin, hindi naman tayo naligtas kung walang mercy ng Diyos. Amen? Hindi pwede yan, eh. Naawa ang Diyos sa'yo. At pag soul winning, ganun yun na dapat nasa, ano niya, nasa pinakatema ng message niya, mercy. Amen? Kahit alam mo na maliligtas to, ako, yun pa ng palalangin ko lagi, Lord have mercy on this soul. Kasi hindi mo alam, baka magpe-pray na lang kayo, biglang may kung ano man yan, hindi, either baka mayaya siya palabas or something. Lord, have mercy on this soul. Kaya ganun ang madalas kong panalangin bago ko sila patanggapin. Para sigurado, amen? So, according to thy word, ibig sabihin, tama sa salita ng Diyos. So shall I have wherewith to answer him that reproach me, for I trust in thy word. So, yan. So, isa sa mga soul winning, yung kinakatakutan natin, pag iniisip natin yung possibility na may magkumontra, di ba? At may tatanong siya, or hindi tanong, parang accusation, ganyan-ganyan, tapos hindi yung masagot. Di ba? Tama ba? Eh, basta, hindi ko naman kayang sagutin lahat. O, yung sinasabi ko sa'yo, kung alam mo yung seminar natin, isa sa mga item, huwag mong isipin na masasagot mo lahat. Hindi, honest ka lang, kung di mo masagot, di, hindi. Doon ka lang sa material na alam mo. Pag sinabing, eh, bakit ganyan? O, ganyan. Naku, hindi ko alam yung sagot. Parang si... Basta, meron ditong ganun eh. Kasi nga, nagmamadali. Nagmukha siyang kawawa. So, anyway. So, pwede mo rin panalangin to. Lord, ayun nga, kung alam mo yung knowledge na binahagi natin dati, hindi mo kaya sabihin mo lang, balikan na kita. Wala namang kinalaman niya sa presentation natin. Pwede ba balikan na sa ibang araw na lang? Pwede ganun. Yan. So, pero, panalangin mo na magkaroon ka rin ng sagot sa ganun mga klase. Okay? At bahagi dyan, kasi pag ang style lang iba is, yun nga, pag pinahiya ka, ano nga eh, ano bang, ano, yan yung, sa kanya, sa Soriano, yan ang ano eh. Eh, ano pangalan ng church yun? Though, alam na natin kasi sagot doon, yung kalokohan yun, ah. Pero natin nga, hindi mo alam, oh. Kung gusto winning ka, yung pangalan ba ng church yun, nasa Bible. Oh, ano? So ngayon, ikaw, pag wala kang tiwala sa Diyos, manginginig ka talaga. Totoo yun. Kaya kailangan mo lang, kasi atin, nasa Bible yan, discerning word.
It was 4:12. Pero walang kinalaman yun. Actually, maling-maling yung mga... Hindi tama mag-demand ka ng ganun. Pero still sa atin, nasa Bible. So, kailangan magtiwala sa salita ng Diyos. At, hindi, kung talaga alam mo yung sagot, isagot mo. Tiwala ka dun eh. Yun lang yan. And take not the word of truth utterly out of my mouth, for I have hope in thy judgment. So, kanina trust, ngayon hope. So, may nabanggit na rin kanina yung mawala siya sa katotohanan ng Diyos, di ba? So, kasi nga, paano ba nakawalan yung katotohanan ng Diyos sa'yo? Or yung word of truth, ano ba yan? Nawawala ba yan? For example, alam mo na yung Bible, mawawala ba sa'yo yan? Pwede pa bang mawala sa'yo? Hindi na? Pwede, paano? Hindi mo na binabasa. Dati alam mo yun eh. Eh, hindi mo na binabasa, nakakalimutan mo ngayon. Or, hindi ka na nagbabasa pero nakikinig ka pa rin sa preacher. Eh, nagkataon yung preacher, nagkamali. O paano? So, kaya, yan yung pinapanalangin eh, na huwag mawala sa kanya. Kasi pwedeng mawala. So, ganun po tayo. Ano, pag hindi ka na umaatin, or, sakaling whatever the reason, umalis ka dito, wala ka napunta ang church, naku, ang hirap nun. Men? Wala na, yung mga supposedly nga pakinabang mo sa church, mawawala yun. Nangyari yun sa Israel. Yung mga time na talaga pinupuri nilang Diyos, yung time ni David, saan Solomon, umbira, yung temple nun, no? Pumunta ka lang sa temple, pagkapalayan ka na, kasi may, yun sila schedule ng ano eh, may mga singer. 24 hours yun, hindi na nagkakamali. Parang langit. So, tapos, ano pa, ganun sila. So, inisip sila, wow, praise the Lord. Forever na ba yun? Sa case nila, hindi, di ba? Nawala. To the point nga, talagang nawala, literal. Sa panahon ni Josiah, wala silang Bible. Nahukay pa. So, kaya yun ang panalangin natin. Kung anong paraan, pwedeng alisin ng Diyos sa inyo yung salita ng Diyos. Sana man ang huwag. Amen. Kaya, gumawa ka rin ng paraan para hindi ka maalis sa salita ng Diyos. Okay? For I have hope in thy judgment. Okay? So shall I keep thy law continually forever and ever. Paulit-ulit na yan. Ibig sabihin, gusto natin mapanatili ang batas ng Diyos sa atin. Okay, nakapakinggan, nakapipreach, nai-apply sa ating buhay. Kasi yun naman ang silbi niyan eh. Pastor, hindi mawawala ito eh. Pago ko sa cabinet. Ilak ko dun, hindi mawawala yan, pastor. Ah, alam ko. Anong pakinabang mo dyan? Dapat inabasa, inaaral, ina-apply, pinag-iisipan, ni-review, ganun ang salita ng Diyos. Okay? Ito na. Ilang minutes na ako? Ayan. 35? Kaya okay lang. And I will walk at liberty for I seek thy precepts. So, ano yung liberty? May preaching na ako dati niya. Konti pa lang kami. Okay. Kalayaan. Sinong gusto dito ng parang nakakulong? Walang kalayaan. Walang ganun. So, kaya kung ano masasabihin dito, ito pala yung paraan para ako yung maging malaya. Okay, ano yun? Hinahanap ko ang batas ng Diyos. Ngayon, ano, lagi nung nagbabasahin ako ng Bible na naman, church na naman. Tara ako nakakulong. Kasi hindi ako makapaglaro. Pagkatapos ko, pwede ka maglaro. Huwag lang sobra-sobra. Tsaka hindi mo gustong puro ka laro. Okay? At lahat ng gusto mo gagawin mo. Huwag kayong magtapikan dyan. Okay? Malaya kapag alam mo yung salita ng Diyos. Ay, hindi, pastor. Sabi dyan, ano, dapat believer lang eh. Yung mga pangasawa ko, eh, gusto ko marami akong magpipilian, option. O, ito, pastor, mali ka. Pero marami rin naman, ilan bang option kailangan mo? Isa lang yan eh.
Tsaka kahit nasa labas ka, kahit ang daming magpipilian, pag hindi ka pinabura ng Diyos, sa palagay mo, may pili mo yung maayos din. O, oh, dikita mo na, di wala rin. Sino maganda example dyan? Reason, wala. Wala akong alam mo yung reason. Wala. No. Sino ba naghahanap na dito? Ito si Kim, matindi yung ano nito eh. Bubuyog, saan ang galing eh. Layo. No. Yes, siya din, matindi, no. Eh si, ano, wala na, no. Ano pa? So, harapin mo lang yung kalooban ng Diyos, malaya ka. Malaya ka yung way na gawin nga yung kalooban ng Diyos. Yun yung lagi sinasabi niya sa main. Tama yan. Si Bad, yun lagi panalangin niya. Salamat, Panginoon, na may kalayaan kaming sumamba sa inyo at mag-aaring salita ng Diyos. Kasi alam mo, darating talaga yung time sa ibang lugar, gano'n, wala. Wala silang kalayaan. So, tuloy, I will speak of thy testimonies also before kings. I will not be ashamed. So, soul winning naman naisip ko dito. Or bukod sa soul winning, ano no? Diba, nag-soul winning ka na. Pwede bang sa soul winning, hindi ka nahihiya, pero sa ibang bagay, nahihiya ka? Pwede yun. For example, soul winning, mga stranger yan eh. Eh, paano kung mga, ito sabi dito kasi, before kings eh, mga boss-boss mo, leader mo. Diba? So, pwede ba lapitan si Mayo? Kung nari, sabi ni Mayo, okay, lockdown tayo ha. Wala mo ng church. O, sige po, Mayo. Eh. Mayo ka na eh. Sige, wala ng church. Hindi ka malalabak. Mayo yan eh. Hindi, kahit Mayo ka. Ito ang sasabihin ko. Itong sabi ng Diyos, sabihin ko sa Mayo na, oy, importante. Hindi mo, oy, pero, igalang naman. Pero, importante to. Kailangan mag-meet pa rin kami. Yan. Or, naisip ko nina. Ano pa yung... Yan, mati. Sabi ng mayor, eh, alam niyo may mga yan, marami kasi bumubulong dyan. For example, si Isko na sa utak ko eh. Sino ba sa akin ngayon mayor dito? Siya ulit. Ngayon lang na ano yun, pero matagal nag-vice-vice yun, di ba? Si Omi Rivera, for example, nabulungan. Mayor Omi, celebrate din natin yung June Pride dito. Ah, ganun naman yun eh. Ano, sabihin natin? Kung may pagkakataon ka, Mayor, itong sabi ng Diyos! Ganun. Ano yung sabi dyan? Huwag kang mahihiya. At pag-uusapan natin bukas yan, di ba? Ano, nakakahiya. Tao din yan eh. Galit ang Diyos doon. Yung alam mahiya. Ay, galit po ang Diyos dyan. Parang di yan eh, di ba? Dapat ano. Tapusin na natin. And I will delight myself in thy commandments which I have loved. So ito yung tema natin. Again, ha? I am loving the word of God. So pag mahal mo, hindi mo kinakahiya. Pag mahal mo, binibigyan mo ng time. Pag mahal mo, ano pa, inaalagaan mo. Eh, ngayon, ito, medyo cover lang naman yan. Pero yung iba kasi, laging sample ni Pastor ganun, kasi ang dahil naiwanan sa church. Uy, naiwanan yung Bible. Tapos pag tinignan mo, talaga lagas-lagas na. Binabasa kaya to. Naiwanan nga sa church eh. Malamang, hindi iniisip yun. No, kawawa naman. Ngayon, hindi natin sinasamba yung libro, pero, diba, kahit paano, Bible yan eh.
Mahalaga sa iyo 'yan. Ano pa? Ano pa ginagawa mo pag mahal mo? Binibigyan ng time. Imagine nyo lang anong sa mga bata, yung love life, okay? Yun na yun. Anong ginagawa? Binibigyan ng time. O, bigyan mo rin ng time. Ano pa? Patience. Ano patience? Sabi, binabasa mo at kahit mahirap, iniintindi. Ganun yan. Lalo daw yung babae, ha? O, totoo ba yan? Lalaki din. Minsan kailangan iintindi na lalaki na. Ano pa? Kailangan sa, ano? Sa love life. Ha? Binubusog. Ay, busog yun. Siya, basahin din. Ganun, siguro. Ano pa? Hindi pinapabayaan, hindi iniwanan. Pag may date, hindi pinaghihintay. Diba? Anong pahintay yung Bible? Amen? May appointment ka na eh. Ano pa? Tapat din, di ba? Dapat tapat ka sa love life mo. Tapat ka rin dito. Pag nabasa mo na, katulad niya, nabasa ko dito, I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth will I make known the faithfulness. Ayan, so mag... Umawit ka sa Panginoon. Amen? Yung iba, na-observe ko sa inyo, hinang kumanta. Basta mahina talaga boses ko. Ano sabi ko sa inyo? Well, napapractice yan. By the way, alam ko, kwail ba tayo? Yes. Nagkakantahan ng mga to sa sasakyan. Sabi ko, mamira. Naalala ko nung ba tayo huminto. Nahirapan ako. Tingnan natin kasi si Bud, eh, bagong ano to. Tingnan natin kung kaya nila, kaya niya, kayong turuan, ha? Kaya nga malalaman natin eh. Baka umalis to. Okay. So, I will delight myself in my... So, parang love life nyo nga. Patulad niya, kung nari, love life nyo. Sintunado. Sabi, ang sakit sa tenga. Eh, yung maganda sa Bible, di naman ito sintunado eh. Yung maganda, ikaw nga ang laging ano eh. Anyway, mahalin mo pa rin. Sabi, ay, maganda siguro, pwede kang alto. O kaya siguro magaling kang gumawa ng sarili mong version. Mahalin mo, ibig sabihin. Dahil mahal mo, pag sinabing delight, nasisiyahan ka. Delight myself, ibig sabihin, nasisiyahan na rin ako. Parang ganun. Amen. My hands also will I lift up unto thy commandments. Lift up unto God and which I have loved. And I will meditate in thy statutes. Ano ibig sabihin ng my hands will I lift up unto thy commandments. Lift up. Lord, so muna ako yan. Sinabi, oh. Huwag pumatol sa unbeliever. Oh, wala. Yun na yun. Diba? Ano pa? Magbasa lagi ng Bible. Oh, yun na yun. Hindi na ako, ano. Hindi ko actually sure kung yun ang sabihin ng lift up unto thy commandments. So, pwedeng, ano, siguro, tinataas mo yung, ano, yung commandment. Okay? Basta sabi dyan, inulit, no? Mahal ko kasi ang kanina commandment, ganun din. Mahal ko ang commandment. Mahal ko ang Bible. At I will meditate in thy statutes. Tapos, so, hindi nakikinig. Mahal nyo ba ang salita ng Diyos? Amen. Mahal mo salita ng Diyos? Amen. Mahal mo salita ng Diyos? Amen. Mahal nyo salita ng Diyos dyan? Amen. Kayo nagsabi niya na. So kung medyo kulang, hindi dagdagan natin. Yan ang ano natin ngayon. Kasi nga, dito sa church ay maganda, hindi kayo magkukulang dyan. Kaso nga, dagdagan pa natin. So, sisa natin ha. Basa, makinig, lima daw yan eh. Hear, read,
Memorize, meditate, ano isa? Apply, alimutan ko. Basta yung lima. Share. Basta yun na yun. Lima yan. So yun ang pag-ibig sa salita ng Diyos. Amen? So in-expect din natin this year. Lalo tayo. Yung mga hindi pa nagbabasa, again, so, umpisa nyo na mag-commit din. Okay, wala nang pipilit sa inyo eh. Yun, napakasaya niya kung talagang ano. Makakailang kayo niya sa isang taon pagmahal niya. Okay, follow up na lang ulit next year. Amen? Memorize, ganun din. Again, yung Galatians 3 ko, ano ko yan. Iahabol ko yan, baka nga 2 weeks from now. Amen? So, ilang po. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa aming anniversary. Sa inyong mga salita, Panginoon, na tuloy din namin ito sa series. I pray, Panginoon, ang inyong mga salita, Panginoon, ang mabiging bida sa aming buhay, sa aming bibig. Panginoon, even sa mga awit na namin inaawit. Kung ito'y hayaan niyo, Panginoon, na accurate sa inyong kalooban. I pray na itong church of the Lord ay mapatuloy dahil nga po, Lord, hindi kami nabuborig sa inyong salita. Ito'y aming mahal. Ito'y aming share din po sa iba. Intindihin, Panginoon, yung mga part na hindi pa masyado naintindihan. And then, makakaasa kami na ito'y hindi kayo mauboring nga po dahil intindihan namin yung full weight, Panginoon, ng inyong salita. At napakaganda pala nito, the moment, Panginoon, na ma-realize namin yun. So, we pray. Ay pumupala sa bawat isa, aming pag-uwi, aming mga trabaho, sa aming pag-aaral, Panginoon, na-apply din namin yung mga tutunan namin. And then po, Lord, sa bawat isa, ay apply namin itong mga tutunan namin, Panginoon. Tulungan mo bawat isa. I pray also sa mga ibang prayer request, Panginoon, nabanggit kanina. May sakit, Panginoon, mag-exam, Panginoon, mga possible na makabalik sila, Panginoon. I pray na sila po yung tawaan nyo din. Alisin nyo po mga hadlang. Ano man yung dahilan sa iba naman na nahadlangan. Hindi po sa daya din, Panginoon. I pray. Sa kanilang ano din po doon. Ay, may kami doon ng anong kalagayan nila doon. I pray na kayo pong kalooban nyo nawa ang masunod, Panginoon. Para sa kabuti ng marami, Panginoon. At kakalulati nyo, Panginoon. Hala po lang kayo pong malulati sa buhay, sa church for another year. Kaya po, gagabay. In Jesus' name we pray.